Sabihin lamang po at sikapin lang po natin na yung mga kumigit at sikapin lang po natin ipokus na lahat-lahat sa Panginoon sa oras na ito. Ibutin na muna natin yung mga nakalipas at ang mga mamaya. Ibigay natin ang pinakamataas sa pagbubuhay pagsamba sa ating Diyos. Maging sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa radio at television sa programa ito ang sabi ng Panginoon, maging sa mga nakatunghay sa pamamagitan ng internet, sapagkat meron tayong nakilalang Diyos na hindi nagbabago. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Meron tayong alam na pag-ibig na walang limitasyon. Thank you.
Diyos, Lord, palakpakan natin ang karakasang panggawang Diyos sa buhay. Diyos, Lord, paano natin kilala ang Diyos? Ano kami alam na pag-ibig? Walang limitasyon at di nagbabago, ngayon, kakapon at magpakailan ng ilang mga. Pero kami alam ang Espiritu na kapangyarihan niya matas na gumagalaw sa aming mga buhay. Kundi niyo po, Diyos, ang lahat ng karangalan para lamang sa iyong naghihilang pangalan ngayon doon sa magpakailan mga. Amen. Lahat nga po'y mabalang papauli ng mas malakas pa. Kasi kung ang mga po naka, Hallelujah! At ang mga mga po naka mataas. Amen. Lahat po'y mga po sa mga nagpresensya ng ating Panginoon. Sa kalat po ng Lucas 5. Lucas 5. Simula 1, yeah, Luke chapter 5, beginning verse 1 hanggang verse 7. Yeah. Okay. Luke 5, nakita na ba natin? Yeah. Sige. So kung wala tayo rito, makinig na tayo makikinig, ha? Sabihin mo sa katabi mo, pag mo muna ako kausapin, makikinig ako. Sa aklat ng Lucas 5, versikulo 1 hanggang 7, nangyari nga na samantalang siya ay sinisiksik ng karamihan na pinakinggan ang salita ng Diyos, na siya'y nakatayo sa tabi ng dagat-dagat ng Genesaret. At nakakita siya ng dalawang daong na nasa tabi ng dagat-dagat. Natapot at silunsan sa mga yaon ang mga mamamalakaya at hinuhugasan ang kanilang mga lampat. At lumulan siya sa isa sa mga daong na kay Simon at ipinamanhid niya dito, na ilayo ng kaunti sa lupa at siya'y naupo at nagturo sa makaramihan buhat sa daong. At pagtigil niya ng magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya." At sumagot si Jesus at sinabi, "Guru, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Datapan sa iyong salita ay ihulog ko ang mga lambat. At nang nagawa nila ito, ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda at nagkapunit-punit ang kanilang mga lambat. At kinawayan nila ang mga kasamahan sa isang daong upang magsilapit at sila'y tulungan. At sila'y nagsilapit at nakapuno ang dalawang daong at upang sila'y nagpasimulang lulubog." Kaya ang Panginoon ang bahalang magpala sa kanyang salita. Pakisabi nga po natin, dito po ang tingin sa magandang lalaki sa harapan. Kasi habang tinitingnan niyo yung magandang lalaki sa harapan, lalo gumagandang lalaki sa totoo. Yan. Pwede mo in love sa magandang lalaki para maipag-pray. Amen? Na lalo pang kaawaan na habagang gabinin pa ni Lord mightily and effectively in this final hour. Amen? Ang tao, pakisabi po natin, magpapakalalim ako. Magpapakalalim ako. Yan. Ito po yung mensahe ng Diyos sa araw na ito, na tayo ay tinatawag ng Diyos na magpakalalim. Pakisabi, magpakalalim. Magpakalalim. Nang ibig sabihin magpakalalim, maging seryoso, no? Devotion, wholehearted commitment and wholehearted dedication. Yan ang ibig sabihin ng magpakalalim. At hindi hinahayaan ng Diyos na manatili tayo sa mababaw na kalagayan. At ito ang mandate ko. Ito ang dahilan kung bakit ako tinayon ng Panginoon. Ito ang mandate ng Kingdom of Jesus Fellowship International. Maaari ang tanong ng iba, bakit ka isinilang, bakit ka lingkod ng Diyos? Bakit merong Kingdom of Jesus Fellowship International? Bakit meron ito ang sabi ng Panginoon? Bakit kinakailangan mo umikot in different places, in different nations? Bakit kinakailangan mo ikaw ay makita, mapanood? Bakit kinakailangan yung mga sinusulat mo'y mabasa? Sapagat tinayo ako ng Lord, tinayo ng Diyos, ang Kingdom of Jesus Fellowship, si Victor Tashalan, para dalhin tayo sa kalaliman. Amen.
God raised a man and God raised a church to bring us to the real salvation of Jesus. Raise me up, God raised the KLGF International to bring us to the real salvation of Jesus. To receive healing and miracles from the Lord. To experience the goodness and faithfulness of God. And bringing us to our high calling and perfect destiny in Christ. Tinayon ng Diyos ako at ang Ligtaw Jesus Fellowship International upang dalhin tayo sa tunay na kaligtasan. Tumanggap ng kagalingan at himala at maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating mataas na pagkakatawag at diyan na patutunguhan sa piling ng ating Panginoon sa Kristo. Nais ng Panginoon na hindi tayo manatili sa ating kinalalagyan. Nais ng Panginoon na makarating tayo doon sa ating destiny. Pag ikaw ay galing dito sa New Manila o sa Rojas District, at papunta ka ng Quiapo, kinakailangan makarating ka ng Quiapo. Tama. Yung panatili ka lang dito, hindi ka makarating ng Quiapo, hindi maganda. Yung nakaalis ka rito at nakatravel ka, bata sa kalagitnaan, tumigil ka, hindi ka nakarating ng Quiapo, hindi rin maganda. Amin po ba? So, ibig sabihin, pag ikaw ay umalis, kinakailangan makarating ka sa pupuntahan mo. Amin po ba? Hindi pwedeng sasakay ka ng aeroplano, yung aeroplano mo ay mananatili lamang sa airport, sa runway. Hindi rin pwedeng mid-air ay mananatili yung aeroplano mo. Kailangan makarating ka sa iyong patutunguhan. Amen. At ito ang dahilan kung bakit kinayo ako ng Diyos. At ito ang dahilan kung bakit kinayo ng Diyos ang Kingdom of Jesus Fellowship International upang dalhin tayo sa ating patutunguhan. Amen. At nasa sa atin na lang kung ayaw natin. Pero naniniwala ko, hindi kayo papayag na hindi kayo makarating sa inyong patutunguhan. Amen? Pakisabi nga po natin, hindi ako papayag na hindi ako makarating sa aking patutunguhan. Kailangan lumalim ako. Ngayon na. Amen. Talakpakan natin ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon kay Simon Pedro, hindi pa apostol si Simon Pedro ng unang panahon. Ang pangalan niya ay Simon, ang pangalan niya ay Pedro, ang pangalan niya ay Cephas, isa lang yun. Parang ako, ang pangalan ko ay si Ricardo, ang pangalan ko ay si Ricky, ang pangalan ko ay si Rick, ang pangalan ko ay si Salem, ang pangalan ko ay si Ken. Lahat ng mga pangalan yan, isa lang yan, ako lang yan. Nung ako ay nasa Cubao, diyan sa Araleta Center, ang pangalan ko ay si Ken. Nung ako ay nasa Caloocan, ang pangalan ko ay si Salem. May tao pa ho ba rito? Nakilala ako ng marami, si Rick, si Ricky. Pero kung tawagin ako ng nanay ko at ng mga malalapit kong mga kamag-anak, ako si Rick. So lahat ng mga pangalan yun, ako yun. Amin po ba? Si Simon, si Cephas, si Pedro, isa lang yun. Amin po ba? Kaya pag nagbasa ka ng Bible, Cephas, Simon, Pedro, isa lang yun. Ngayon, ang sabi ng Lord kay Simon Pedro, meron ba kayong nahuli? Sabi ni Simon Pedro, wala po. At ito ang sabi ng Panginoon, Luke 5 verse 4. Ito ang sabi ng Panginoon. No? Ito ang sabi ng Panginoon. Lance out into the deep. Pupunta ka roon sa malalim, pumunta kayo sa malalim. Amen. Lance out into the deep, sabi ni Lord. Pumunta kayo sa malalim. Pakisabi pumunta sa malalim. Na ibig sabihin huwag ang manatili niyan sa iyong kakakalalagyan ng mabawan. Huwag manatili niyan. O sa mababaw na lugar. Pumunta kayo sa malalim. At ang sabi ni Simon Pedro, alam niyo mo ba na buong magdama, buong araw kami ng huli, wala kami ng huli. Pero dahil sa utos ninyo, susunod kami. Amen. Ito ang kinakailangan nating lahat. May tao pa ho ba dito? Na tayo ay maging mga masunurin. Amen. Ang ating pagsunod, yun ang hinahanap ng Diyos. Hindi yung dami ng ginagawa natin, kundi yung ating pagsunod. Amen. Gagaya ng isang nanay, sinabi ng nanay sa kanyang anak, mag-ihib ka. No?
Eh kasi hindi naman sila mayaman. Wala naman silang sariling linya na nagawasa. Nandun lang sila sa isang lugar na kung saan na ay binibili ang tubig. Magigib ka para may ilunin tayo. Sabi ganun. Yung pampaligo natin, okay na yun sa balon. Pero kailangan mag-igib ka para sa ilunin natin. Yan. Hindi naman uso sa kanila yung deliver na na-purified water sapagkat wala sila sa Metro Manila. Ang ginawa ng anak, naghugas ng pinggan, naglinis ng bahay, lahat-lahat ay ginawa sa loob ng bahay. At pag uwi ng nanay, ang sabi ng nanay, nagigib ka ba? Naghugas po ako ng pinggan. Nagigib ka ba? Naglinis po ako ng bahay. Nagigib ka ba? Pinagpagang ko po ang ating tulugan. Nagigib ka ba? Hello? Itama ho ba rito? At ang sabi ng nanay, magaganda lahat ang ginagawa mo, pero hindi yan ang kailangan. Ang sinasabi ko sa iyo, mag-igib ka kasi wala kayang iinumin. Sige, inumin mo yung hinugasan mong plato. Inumin mo yung ilinis mong tulugan natin. Iniimin mo. Itao ba mo ba rito? Pakisabi nga po natin, pagsunod. Aminin po natin ang katotohanan. Ito po ang problema sa maraming Kristiyano sa buong taibig. Amen. Ito rin po ang problema sa maraming tahanan. Amen po ba? Ito rin po ang problema sa napakaraming tao. Ang pagsunod. Amen? At sa totoo lang, ang pasunodin mo ang isang tao, napakahirap. Ang mga sunod tayo sa pinapagawa sa atin, napakahirap. Sapagkat kumagaminsan tayong mga tao, mga pre-moral agent tayo. Na ibig sabihin po, meron tayong sariling desisyon. Amen po ba? Na kumagaminsan, napipilit natin yung gusto natin. Amen? Katao pa po ba rito? May mga tao pinipilit ang gusto nila kasi matigas ang ulo nila. May mga tao pinipilit ang gusto nila, hindi naman matigas ang ulo nila. Kaya lang, natatakot siya ng gawin yun. Natatakot sila na baka hindi mag-work out. O meron iba't ibang reason kung bakit ayaw nilang gawin. Amen. Kaya pag isang tao hindi gumawa, kung sabihin ko matigas ang ulo ko. Sapagat maaaring meron siyang kadahilanan. Amen. Pero ano man ang kadahilanan ng isang tao, dapat eventually, dapat tayo isumunod. Amen. Sapagat ang ating pagsunod ang hinahanap ng ating Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang malakas ang ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa malalim. Pakisabi pumunta sa malalim. At makakahuli kayo. At ang sabi ni Simon Pedro, lahat na po ng kaparaanan ipara-paris natin. O buong magdamal kami na po ay nanghuli ng isda, pero wala kami nanghuli. Pakisabi, wala. Pero dahil sinabi ninyo, no? Gagawin po namin. At sa kanilang pagsunod, ang dami nilang nahuling isda. Halos yung kanilang mga lambat ay magkandasira na. Lucas 5:1-7. Tinawag ni Simon Pedro ang kanilang mga kasamahan at tinulungan sila at halos pati yung kanilang bangka ay magsipaglubugan. Amin po ba? Ano po ang nakita natin? Sila po ay sumunod. Amen? Sila po ay sumunod. Ito po kailangan po natin mga minamahal. If you want to see the miracles of God, if you want to see divine provision of God, ang kinakailangan po natin ay pagsunod. Mabubuhay tayo sa himala at patuloy na himala kung tayo marunong sumunod. Ang divine provision ng Diyos ay magpapatuloy kung marunong tayong sumunod. At ang hinahanap sa atin ng Diyos ay pagsunod. Ang blessing ay wala sa mayayamang tao. Ang blessing ay wala sa mga Amerikano. Ang blessing ay wala sa mga Hapon. Ang blessing ay wala sa mga Egypt. O sino pa mang mga foreigner. Amen. Ang blessing ay nagmumula sa Diyos. Amen. Sabi nga ng Haawin 121 verse 1, from whence cometh my help? Saan magmumula ang aking tulong? And I look up to the hills, tumingin ako sa mga burol.
ang tulong ko ay magmumula sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa Diyos. Kaya tinatanong natin ang ating mga sarili, sino ba ang magliligtas sa atin? Sino ba ang magpapagaling sa atin? Sino ba ang gagawa ng himala sa ating mga buhay? Amen! Sino ba ang magbibigay na ating pang-tuition fee ng lahat ng ating mga bayarin sa buhay na ito? Lahat ng ating mga pangangailangan, sino ba ang magbibigay sa atin? Walang iba kundi ang Diyos! Amen! Hina naman ang amen ninyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang hinahanap ng Diyos ay pagsunod. Pakisabi yung pagsunod. Pagsunod. Ito po lagi ang tingin sa magandang lalaki sa harapan. Kasi siya na po kayo kung yun ang paniniwala ko sa sarili ko. Taas ang kamay dito ng pangit. Kung wala. Wala! Wala! Because we are fearfully and wonderfully made. Tayo ay ginawa ng Diyos na kahanga-hanga. Minsan pinirisyo ito. Alam mo, umuwi yung babae yung mataba. Sabi niya, lagi na ako iniinis ng Mr. Kong taba-taba ko raw. Pero nung pinirisyo ninyo yun, nalaman mo ang bantalad ako. Amen! Palakpakan natin si Lord. Kasi ang tao ay nakatingin sa paglabas. Pero ang Diyos ay nakatingin sa puso. Amen! At ang sabi ng Panginoon, pumunta kayo doon lang into the deep. Sabi nyo, pumunta kayo sa malalim. Amen? Amen. Pakisabi nga po natin, magpapakalalim ako. Magpapakalalim. Ngayon na. Ayaw man niya. Tuloy-tuloy. Ang pagpapakalalim ko. Hadlangan man ako. Hindi ako papahadlang. At magpapatuloy ako sa paglalim. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So mga minamahal, bakit sila nakahuli? Dahil sa kanila, pagsunod. At ano ang kanilang sinunod? Na sila'y magpakalalim. Sino ito yung mga nag-aaral? Taas ang kamay. Ang mga nag-aaral ay makakapasa. Ang mga mag-aaral ay kumuha ng honors and medals and trophies. Ang mga nag-aaral ay nagiging valedictorian, nagiging scholar. Amen! Kapag sineryoso ninyo ang pag-aaral ninyo. Pag hindi mo sinseryosohin ang pag-aaral mo, mabagsak ka. Pag hindi mo sinseryosohin ang pag-aaral mo, hindi ka makakakuha ng matataas na grades. Hindi ka magiging scholar, hindi ka magiging honor students. Amen! Kaya kinakailangan mga estudyante, magpakalalim kayo! Magpakaseryoso kayo! Pagbutihin ninyo ang pag-aaral ninyo! Amen. Amen. Para hindi nasasayang yung pera, hindi nasasayang yung gastos, hindi nasasayang yung hirap at sakripisyo pagod ng mga magulang ninyo. Amen. Amen. Kinakailangan lumalim ka. Saka na muna yung mga FV, alam mo na yun, balik na rin mo, BF. Saka na muna yan, may tatang panahon dyan. Amen? Amen. Okay lang din yung FB, pero masyado mong seryosohin yan dahil sa kung ano-ano pa man, hindi maganda. Amen? Saka na muna yung GF. May tao pa ho ba rito? At saka FG. Ano yung FG? Ewan ko, mahala-hala. Saka na muna yung maraming bagay. Amen? Amen. Ano sa kasagot? Pakisabi natin, saka na muna yan. Kaya marami hindi na makagraduate. Kaya marami bumabalik, pabalik-balik. Hindi nag-honor, hindi nagiging scholar. Kasi nga ayaw seryosohin yung pag-aaralin. Marami nagkatrabaho, hindi naman umaasenso. Marami nagnegosyo, hindi naman umaasenso. Bakit? Kasi hindi naman seryoso eh. Hindi nagkatrabaho na gusto. Hindi nagnegosyo na gusto. Amen. Tapos hindi siya, hindi umulad yung buhay niya, sinisisi ang kung sino-sino, sinisisi pati gobyerno. So kinakailangan,
Seryosohin ang pagkatrabaho, seryosohin ang pagninegosyo. Amen? Amen. Patapakan natin si Lord. Kasi pag-ibig seryosohin ang pagninegosyo, pagkatrabaho, walang mangyayari. Maraming Kristiyano. Amen. Marami naglilingkod sa Diyos. Amen. Nakapaho pa dito. Pero hindi lumalago espiritual. Hindi nagagamit ni Lord mighty na effectively. Amen. Amen. Sapagkat ayaw lumalim. Ayaw lumago. Ayaw umulat. Ayaw umalis sa kanilang inalalagyan. Dapat every year, kada anniversary, tinatanong natin ang ating sarili personal. Am I growing? Tapos sa pagdating ng ating mga birthday, tanungin natin ang ating mga sarili, am I growing? Am I growing? Alam natin, physically, nag-grow talaga tayo. We are becoming mature physically. But how about mentally? Spiritually, amen. Are we growing? Sabi ni Apostol Pedro, grow in the grace and in the knowledge of God. 2 Peter 3:18. Lumago kayo sa biyaya ni Kristo. Ano bang meron sa atin, biyaya lang ng Diyos. Amen. Pero ang kinakailangan natin ay lumago sa biyaya ng Panginoon. May tao pa ba rin? Kaya ang nais ng Diyos, lumalim tayo bilang Kristiyano. Amen. Ang nais ng Panginoon, lumalim tayo bilang mga manggagawa ni Kristo. Amen. May tao pa ba rin? Hindi kinakailangan manatili tayo sa ating kinalalagyan. O umalis man pero hanggang kalagitnaan lang. O kaya naman ay umalis at pumunta sa kalagitnaan, bumalik ulit. Hindi ganun. Sabi nga ng Biblia, kapag ang isang tao nag-backslide, mas lalo siyang sasama. Sapagkat kung ang demonyo sa kanyang umalis ay isa lang, pagbalik ng demonyo, magyayaya pa, pito na sila. Yes. Nagiging worse ang isang taong backslider. May tao pang humar dito. At mas lalong mahirap ang buhay ng isang backslider. Walang kapayamahan. Walang kagalakan. Amen? Walang tunay na kasiyahan. Kaya ang nais ng Panginoon tayo ay lumalim. Pakisabing lumalim. Lumalim. Magpakalalim. Magpakalalim sa pag-aaral. Magpakalalim sa trabaho at negosyo. Ano mang larangang pinasukan mo, magpakalalim ka dyan. Bilang Kristiyano, bilang lingkod ng Diyos, magpakalalim ka dyan. Amen. At pag ikaw ay lumalalim, may ingkari, sumang imang lumalim. At sabi ko nga, and this is my money. And this is the money of the kingdom of Jesus Christ International. Dalhin tayo sa ating paglalim. Amen. Dalhin tayo sa ating mataas na pagkakatawag at matutunguhan sa pilit ng ating Panginoong sa Kristo. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon ng Diyos. Mga minamahal, si Apostol Pablo ay napakaraming naligtas na kaluluwa. Ginamit siya ng Lord mightily effectively. Kung hindi man siya ang pinakamagaling na apostol o kortay, he is one of the best of all, or best, no? One of the best apostles of all time. Bakit po, anong sabi ni Apostol Pablo? Alam ko po matatalino kayo, pero hindi nyo ito masasaulo. Kailangan inis na kayo. Sa aklat ng unang Korinto 15, sinabi ni Apostol Pablo, gumawa ako ng higit sa kanila. I work harder than them. May tao pa ho ba rito? Hindi ka makapagliligtas ng maraming kaluluwa kung hindi ka hahayo. Amen! May tao mamuta dito. Prayer and fasting is good. And that is the very basic and most important thing sa ministry, prayer and fasting. Iyan talaga ang strength natin, yan talaga ang ating backbone. Amen! Amen. Dapat continuous ang prayer and fasting. Hindi dapat ibigil yun. Pero kasabay ng ating prayer and fasting, dapat tayong humayo at umalis. Amen. Amen. Dahil kung pray ka lang ng pray, fasting ka lang ng fasting at hindi ka hahayo, hindi rin siya naman iligtas. Amen. Amen.
Dahil kailangan mong mag-ibang, dahil kailangan mong humayo. Amen. Kailangan mong ibahagi ang pag-ibig ni Kristo sa kanila. So dapat balance. Amen. At kung sakali man sa ministry, merong nanandoon sa prayer and fasting ministry, tuloy-tuloy sila na nagpe-pray and fasting. Dapat, meron pa rin nasa evangelism ministry. Amen. Amen! Dahil kung puro prayer and fasting ministry lang yan at walang evangelism, wala pa rin naliligtas. Na tao pa humarito. So kung naka-assign ka sa praise and worship, pagputihin mo. Kung naka-assign ka sa audiovisual ministry, pagputihin mo. Kung naka-assign ka sa evangelism ministry, pagputihin mo. Kung ano man ang ministeryo, inasign ka, pagputihin mo. Kung ikaw ay apostol ng Panginoon, pagputihin mo. At dapat alam mo kung ano yung tawag mo. Kung ikaw ay propeta ng Panginoon, pagputihin mo. Kung ikaw ay panginis ng pastor at guro, pagputihin mo. Kung ikaw naman ay deacon or deaconess, pagputihin mo rin. Lingkod ng Diyos, meron bang mga deacon at mga deaconess? Opo, hindi lang natin ginagamit yung mga salitang yan sa panahon ngayon. Pero yung mga deacon at mga deaconess, yun yung mga ushers. Yan yung mga natitig na mga offerings. Amen? Yan yung mga hindi nagpipreach. Pero gumagawa sa mga practical words sa iglesia, these are the deacons and the deaconess. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So ang nais ng Panginoon para magamit tayo ng Lord mightily, lumalim tayo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, nagamit siya ng Lord mightily, effectively. Marami siyang naligtas ng kaluluwa. Marami siyang nag-book up ng church. Ang close siyang church ay hindi si Pablo ang nag-book up nito. Makinig po tayo maigit. Ang close siyang church ay hindi po si Apostol Pablo ang nag-book up nito, si Epaphras. Pero alam ni Epaphras na hindi niya kayang panalimin ang iglesia ng Colossus. Amen! At kinilala niya ang kanyang tatay na si Apostol Pablo at pinailalim ang Colossus kay Apostol Pablo. Amen. Amen. May tao pa ho ba dito? Amen. Sabagat alam niyo na Epaphras. Alam ng mga matitinding mga lingkod ng Diyos sa aklat ng Gawa 8:1 hanggang 4 na sila matitinding mag-evangelize at makapaggawa ng himala. Pero alam nilang kulang ito. Amen. Amen. Kaya naman pagkatapos nilang gawin ang mga bagay na iyon, hinayaan nilang makarating ang mga apostol sa lugar na iyon sa kanila. Amen. Amen. Upang sila'y panalingin. May tao pa ho ba rito? Basahin po natin ang Gawa Kapitulo 8. Nagsimula po yan sa Gawa Kapitulo 6, versikulo 1. At pakikita natin sila'y mga ordinaryong tao lamang na nagpapakain ng mga balon. Pero dumating ang time sila'y humayo at maraming nakaligtas and signs, wonders, and miracles ang naranasan ng mga tao. But the people must go to their destiny in Christ. And they allow the apostles, amen, to enter, and to take the throne. Amen? Amen. Na ang ibig sabihin noon, gagaw pala naman ang mga apostol na kanilang kukunin. Hindi sila kontrolin na sanay sa kanil. Hindi yun. Nang ibig sabihin, hayaan naman ang mga apostol na magtrabaho dito. Kita ang mahupa dito. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi na ni Erang, ang panong presidente, hindi sa destiny. Sabi na ni Duterte, ang panong presidente, hindi sa destiny. Kahit na anong pilit po na maging presidente, hindi na maging presidente, hindi na maging presidente. Amin po ba? Amin po po. Nung ako'y nag-aaral ng Bible School, kumukuha ka ng Bible of Theology. Yung professor ko, dahil wala namang karanasan sa pagpapastor at wala namang panalim na kaalaman sa banal na espiritu, hindi niya alam yung malalim na kilos ng banal na espiritu. Yung tao pa ho pa rin. Mali yung kanyang turo. At ang sabi ko sa kanya, Sir, hindi po tama yan. Amen po ba? Amen. Hindi abot ng kanyang kaalaman ng kanyang tinuturo, may tao pa ho ba rito?
sapagkat wala siyang karanasan. Wala siyang karanasan sa malalim na pamumuno ng banal na Espiritu. Amen. So mga minamahal, bakit nagamit ng Lord mightily effectively si Pablo? Sapagkat siya ay gumawa ng higit sa kanila. Nakikinig pa ba tayo? Unang Korinto 15:10, I work harder than them. Yun ang sabi niya. Unang Korinto 15:10. Mga minamahal, ang sabi ng Panginoon kay Prophet Samuel, fall na si Saul. Anong problema, ni Haring Saul? Hindi siya sumunod sa akin. Amen. Hindi siya sumunod sa akin. Pinapapatay ng Panginoon kay Haring Saul ang lahat ng mga Amalekita. Pero hindi niya pinatay lahat. Pinatay niya si Agag, pati matatabang mga kawan. Kaya sabi ng Panginoon kay Prophet Samuel, huwag ka nang umiyak. Pumunta ka doon sa lugar nila Jesse at isa sa kanyang mga anak ang iyong iaanoy para maging susunod na hari. May tao pa po ba dito? At nakapila na po yung mga anak ni Harry o ay ni Jesse. Amen. At nakita niya si William ang gandang lalaki. At ang matikas, mapagisip, baka nagigil. Sabi niya gano'n, this must be the next king. Hello! Pero ang sabi ng Panginoon, hindi siya. Sapagat nakatingin kayo sa panlabas. Amen! Pero hindi sa puso. Hello! Itapo ako pa rito. Mga minamahal, ang tayo ay i-bless, i-promote ng Panginoon at gamitin ni Lord mightily effectively, hindi yung ating mga panglabas ang tinitignan ng Diyos. Hindi yung mga pa-beauty natin, pa-pogi natin. Amen. Nagpapa-beauty, nagpapa-pogi man tayo. O hindi sinasadya na tayo nagpapa-beauty, nagpapa-pogi. Hindi ito ang kwalifikasyon. Hindi yung ating panglabas. Nakapila ng lahat, nakapila na si Eliab at nakita ni Prophet Samuel. Si Eliab, naku, gandang lalaki na pakipisip. Siguro ito na yung susunod na hari. Pero ang sabi ng Lord, hindi. At ang sabi ni Prophet Samuel, kay Jesse, meron ka ba mga anak? Meron. Kaya lang wala sa pinahan. Nasaan? Nandun pa sa pastulan, nag-aalaga ng kawan. Amen! Kaya nga no, ako'y nag-aawang sa Bible school, masyado matatalino yung mga tao roon. Meron dalawang school of thought. Nakikinig pa ba tayo? Ano yung sabihin ng school of thought? Wala sa Biblia at maaaring walang katotohanan. At yun ay buka lamang din ang maaaring ng kaisipan. At ang sinasabi nila, maaari daw si David ay anak sa labas. Hello! Bakit? Kasi wala sa pilahan eh. Hindi na isama. May tao mahuba rito. At ang oras na iyon, sabi ni Prophet Samuel, tawagin siya. Tawagin. At pinatawag nga si David. At ang sabi ng Panginoon, siya ang susunod na hari, inanoy mo. Amen. At walang magawa si Samuel sa harapan ng kanyang mga kapatid inanoy. Amen? Tingin po kayo sa akin. Ano ang pakiramdam mo kapag sa harapan ng mga tao, ikaw ang pinaparangalan? Ano ang pakiramdam mo? Masaya? Humble? O magmamalaki? Nakumusan ko kayo. Kahalin nyo kayo, ha? Ngayon, sino kayo ng sikap? Ano ang pakiramdam mo? Pag ikaw yung tinataas. Hello? May tao pa humor ito. Kunyari, estudyante ka, hindi inaasahan ng marami, bigyan naging paliditorial ka. Ano ang pakiramdam mo? Feeling humble, feeling thankful, grateful, or feeling proud? Magka kayo ba yun? Ano ang pakiramdam mo kapag ikaw tinataas? Hello? Halimbawa naman, na hindi ka ang tinataas, at merong tinataas na iba, ano ang pakiramdam mo? Chuchuk, sipsip. Hello? Nagkamay sila kapitunayan ko. Hello? Kaya ako pa mo ba rito? Ano ang pakiramdam mo
Kung hindi ikaw ang tinataas, amen? At meron ibang tinataas, ano ang pakaramdam mo? At bakit po tinaas ng Diyos si David? At Yusuf, nakikinig po ako pa kayo? Matatapos na po ako. Bakit po tinaas ng Diyos si David? Sapagkat natagpuan, nasumpungan siya na nandoon sa kawa ng kanyang ama at nagtatrabaho sa kawa ng kanyang ama. Amen? Alam mo ba ang pagtrabaho sa kawa ng ama? Malungkot yun. Kaya yung mga tupa, binibigyan ng pangalan yan eh. Kalaro yan eh. Malungkot. Kaya kasi si David ay naging worshiper sa kanyang kalungkutan. A man after God's own heart. At makinig kayong maigi. Lahat ng mga umaawit, tumutugtog, sumasayaw sa Panginoon. Hindi na kayo sumasampa sa Diyos. Kayo rin ay nagpapalay sa demonyo habang kayo sumasampa sa Diyos. Kaya, ulitin ko ulit. Sa lahat ng mga umaawit, tumutugtog, sumasayaw sa Panginoon. Hindi na kayo sumasampa sa Diyos para hipuin ang puso ng Panginoon. You are not an entertainer, but you are a worshiper, touching the heart of God. At hindi lang yun, kayo rin ay nagpapalay sa mga demonyo. Kaya nung si Saul ay napoposes, nagpatawag ng mga ng instrumentalist upang sa ganoon yung kanyang demon possession, demon influence, makataya sa rito. At sino ang tinawag? Si David. At napakahirap sa isang lingkod ng Diyos ang magamit ni Lord mightily effectively ng hindi worshiper. Ang naatiya. Napakahirap sa isang babae o lalaki ng Diyos ang magamit ng Lord mightily effectively na hindi siya worshiper. At hindi ka lang sumasamba sa Diyos nang gising ka hanggang sa pagtulog mo sumasamba ka sa Diyos. Hello, may tao pa ho ba dito? Ulitin ko ulit yun. Mahirap magamit ng Lord ang isang Kristiyano mightily effectively na hindi worshiper. At mahirap mag-grow spiritual ang isang Kristiyano hindi worshiper. At ang tip at ang ginagamit ng Lord mightily effectively ay yung mga worshiper na nag-spend ng mahabang oras na only in prayer and fasting but in worshiping the Lord. Hello! Palakpakan natin ang Panginoon. Si David wala naman siya sa pilahan pero hinintay siya at sa harapan ng marami inanoy siya sapagat siya ay nandoon na sa umpungang napakasipag kinatrabaho niya yung pastulan ng kanyang ama. Amen. May tao pa rupa dito. Nandoon siya masipag. Saan mo matatagpuan yan, mga minamahal? Sa akalan po ng unang Samuel, 16:1-13. Unang Samuel, 16:1-13. At alam niyo po ba, isa sa pinaka mabigat din na kaaway ng mga Kristiyano at mga manggagawa ni Kristo yung depression of discouragement. Kung magkaminsan at kadalasan pagkatapos ng blessing promotion mo, pagkatapos ng success at victory mo, at pagkatapos na ikaw ay gamitin ni Lord mightily effectively, darating sa Satanas para ikaw ay guruhin. And you will find yourself in the place of depression and discouragement. At ito si Elijah. Elijah was a great prophet of God. Walang nakagawa ng ginawa ni Elijah. Supernatural fasting. Walang nakagawa ng St. Moses. At ang mga propeta ni Baal, binubog niyang lahat. Pinatay niyang lahat, tinalo niyang lahat. Pero sa isang sigaw ng isang babae, natakot siya. Anong sabi ni Jezebel? Papatayin kita. Natatakot siya. May tao pa ko ba dito? Misang ganito ang marami.
matapang pero sa babae takot pang sigaw ni misis. Tumahimik ka! Tahimik si Christian. Macho ako. Macho ka? Macho na rin ako sa misis ko. At gusto kong sabihin sa inyo na ako ang hari sa tahanan ito. Kaya rin yung misis ko alas. At pwede sabihin ni Mister, tigas kini. Tigas ka talaga? Yes, tigas hari. Para pagdating ni misis at nagugutom na si misis, makakali siya. Hello. Natotoo lang kung magkaminsan, sabi nga nila eh, maraming bumagsak dahil sa kanilang misis na hindi na kontrol ng tao mahuba rin eh. Amen. So mga minamahal, dumating ang time na si Elijah discouraged, depressed, ayaw na niyang magpatuloy. In-encourage siya ng angel. Sipin mo, angel na nag-encourage. Alam mo, listen very carefully. Pag gumagawa ka sa ministry at dumating ang matinding atake sa iyo ng kaaway, the angels will be sent by God to encourage you. Amen. Amen. And God Himself will be the one to encourage you. Maaaring magpadala ang Diyos ang anghel para kay encourage, o ang Diyos mismo ang maging encourage sa iyo. Hindi tumulad si Elijah kay David. Si David in-encourage niya ang kanyang sarili. Kaya dapat marunong kang mag-encourage ang sarili mo. Amen. Si Elijah sabi niya, ayoko na! Suko na ako! Wag. Don't give up. Tuloy ang laban. Fight the good fight of faith. It is a good fight, so you have to fight. Ayoko na talaga! Hello. Maraming Kristiyano ganito. Ayoko na! Ayoko na umawit. Ayoko na tumutok. Ayoko na sumayaw. Ayoko na maglingko sa Diyos. Ayoko na! Hello. Nandito mo magkaminsan, parang ang nakikita mo ang mundo, parang unfair. Parang sa church, maraming unfair. Hello. Ang tao mahubag ito. Pero sabi ng Bible, take that way upon the Lord shall renew the strength. And they shall soar like an eagle. Sa mga minamahal, talagang despite of many encouragement na ginawa kay Elijah, talagang ayaw na niya. Mahirap magbuhay ng ayaw ng mabuhay. Mahirap eh. Mahirap isingin yung ayaw ng isingin. Ang hirap nun. Itapahubag ito. Kaya si Elijah, kahit anong encouragement sa kanya, ayaw na niya talaga. Hello! Kaya pag meron mga tao ayaw, huwag mo nang pinipilit, bayaan mo na sila. Akin po ba? Ang pinakamaganda, ikaw na lang gumawa. Amen. Amen. May tao pa hubag ito. Amen. So mga minamahal, talagang ayaw magpa-encourage si Elijah. Ayaw ko na talaga, suko na ako. Sabi niya, okay, kung talagang suko ka na, hindi naman pwedeng wala kang successor. Hindi naman pwedeng ang ministry ay hindi magpatuloy. Bakit siya kinakailangan magkaroon ng successor? Sapagkat talagang totoong tinayo ng Diyos si Elijah. Pakisabi totoo. May mandate talaga sa Panginoon. Kaya tao pa ho dito. At alam ninyo kung sino pumalit kay Elijah? Sino ang pumalit kay Elijah? Sino ang pumalit kay Elijah? Si Elijah. Sa Tagalog, si Eliseo. Elijah or Elias, pinalitan ni Elisha or Eliseo. At ang sabi nga noon, listen very carefully, at ang sabi ng Panginoon kay Elijah, puntahan mo si Eliseo o si Elisha. At alam niyo kung saan natagpuan si Elisha? Nagsasaka ng sakahan ng kanyang ama. Masipag na tao!
Ang sabi mo, masipag na tao. Ang sabi mo, may masipag na tao. Hindi pwedeng i-bless, i-promote ng Panginoon ang mga tamad. Tao pa ho ba rito? Bakit si Elijah ang papalit kay Elijah? Sapagat masipag siya. At ang ginawa ni Elijah, pinuman niya ang cloak, ang kanyang balaban. Ito ang kanyang uniforme. Ito rin ang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ito yung simbolo ng kanyang anointing. Madaling magpapatong ng kamay sa mga reverend, sa mga bishop, sa mga doktor at title. At pwede kang bigyan ng matitinding ordinasyon at maaari international pa kayong ordinasyon. But we cannot pick the anointing. Amen! We cannot pick the anointing! Hindi natin pwedeng i-pick ang anointing. Dwight L. Moody, the American revivalist, was not an ordained minister of the gospel. And in fact, siya po ay isa lamang pong tagagawa ng sapatos. Pero merong Moody Bible Institute ngayon at siya ang American revivalist. Tao pa ho ba rin? Pwede kang mag-seek ng ordinasyon kung kani-kanino. O bishop, patungan mo ako ng kamay. Reverend, patungan mo ako ng kamay. Doktor, patungan mo ako ng kamay. But we cannot fit the anointing. May tao pa ho ba rin? We cannot fit the anointing. The world will be pressed. Oo, oh, ang nag-ordain sa kanya, nag-anoy sa kanya. Si Reverend. Si Bishop! Nakasakay pa sa horse. Na nakatira sa road. Na meron ka na yung kuwita. Tatay na kay. At may mga tauhan na po. Hello? O ang nagtanoy sa kanya si Doktor. Itao pa ho kami. But seek an ordination. Seek an appointment of the true man and woman of God. Not because of their beauty outside, not because of their handsomeness outside, not because of their status, earthly status, but because of their quality. May tao pa ho ba? Anak pa nga natin ang Panginoon. Because of their quality, it's their money. Kaya pinuntahan ni Elijah si Elijah, natututo pa tayo? Natututo pa tayo? Sabi po ni Elijah, nakita niya si Elijah, hilagi siya naman ng balabal. Sabi po ba? At nung hilagi si Elijah, Elijah ang balabal kay Elijah, sabi niya, saglit lang, magpapaalam mo na akong umamin dati. At anong sabi na Elijah, ano bang ginawa ko sa'yo? Kung pagka minsan, yung ginagamit sa'yo ng Lord mightily effectively, isang araw, siya mismo ang magkakasaya. Hello? Kapahit-pahit niya sa'yo ngayon, minsan sinusungitan ka na niya. Ano bang ginawa ko sa'yo? Kaya ang sabihin mo, hindi ko po kayo maintindihan. Kanina lang, bagay tayo, may tawin niyo ako. Itao pa mo bang ito? Testing lang yun. Sinusubok lang ni Elijah si Elijah. Seryoso ka ba talaga? Sa pagbibigay ko sa iyo ng anointing, ng ordinasyon, ng tawag, nakikinig po mo tayo. At ipinakita ni Elijah, seryoso siya. At ang sabi niya, yung kanyang mga baka na pangsaka, pinagkakatay niya. Pinagkakatay niya talaga. Ginawa niya barbecue. Hindi pinagkutan, hindi niya naman sumusuman. Pinakaya niya sa mga tao at ang sabi niya, dispedida! Dispedida! Bakit? From this day on, go full time! Dispedida! Hello, ikaw pa ho ba dito? Iniwanan na niya pagsasaka at sumunod na kay Elijah. Boss! Sasayin, boss. Tabi mo na, boss. Sabi ni Elijah, iiwan ka niyan! Sabi, boss,
kamatayan. Sama ako. Sabi ng mga naunang mga propeta, "Hoy, anong ginagawa mong susunod-sunod ka riyan? Okay, maingay. Tumahimik kayo. Tumayo ninyo. Ako na lamang. Tumayo ninyo. Ako na lamang." Sunod-sunod kay Elijah. Sa bawat lugar na pupuntahan ni Elijah, nandun siya ang posto pa. Tumigil ka. Umalis siya sa tabi ko. Testing lang ni Elijah. Sometimes, through man of God, hindi mo siya maintindihan, hindi mo siya maunawa. Sometimes, ang lambing-lambing niya sa'yo. Pero magkaminsan, sinachallenge ka niya. Totoo yun. Ako kapatid na sila, nararanasan din na sa akin yan. Hindi sila magiging magaling na manunugtog at mananaya at mamaawit pag hindi sila magpapatali. Minsan sa harapan ng mga organisasyon, parang hinihiya ko nila, pero hindi sila hinihiya. Kaya mo yan! Go, fight! Nasabihin ko. Kaya mo yan! Kaya tao po, pero nang nakakatawa sa kanila, hindi sila sumusuot. Winners will never win, and winners will never win. Amen! Palakpakan natin ang pagkakas. Sunod si Elijah, Pustumi pa uli. Sabi na nga, umalis ka na rin eh. Hindi talaga siya umalis. At ito ang sabi ni Elijah, nakikinig pa ba tayo? Ano ba talaga gusto mo? Boss, I want the noble portion of your spirit. Ano yung sabihin ng double portion? Sa ngayon, meron na tayong unli. Iba na ngayon eh. Mas matindi kayo na unli na ngayon eh. Unli text, unli call, unli chat, unli anointing, unli na talaga ngayon eh. Pero naman ang panahon, double portion. Ano yung sabihin ng double portion? Ito. Maraming nauna sa iyo, ay maraming nauna sa akin. Pero gusto ko, pag alis mo, hindi sila ako ang panganay. Sa bansang Israel, pagpanganay ka, dalawa ang mana mo. Pagpanganay ka. Kaya dapat si Esau ang panganay, si Esau napunta kay Jacob. Dapat si Ruben ang panganay, napunta kay Joseph. Kaya si Joseph, dalawa hati niya, si Ephraim at saka si Manasseh. At ang sabi niya, I want the double portion of your spirit. Pag-alis mo ninyo, ako ang ipalit niyo. Hello! Tingin kayo sa akin. Ang kumuha ng mataas na great position ko yun. Ang kumita ng malalas sa trabaho ng negosyo, position ko yun. Ang makapagligtas ng maraming kaluluwa, position ko yun. At ang magamit ni Lord mightily effectively in this final hour, position ko yun. Amen. Decisional mo. Kung anong gusto mo. Kaya desisyon ni Elijah. Gusto mo. Ako ang papalit. Alam mo yung pangalawa mong anak, hindi siya matalino. Mas matalino yung panganay, kahit di mag-aaral. Pero yung pangalawa, humahakot ng maraming karanak. Hindi dahil matalino siya, kundi dahil masikay siya. Oh, gising ka pa. Papa, yung tulog na babawi. Pero yung mataas na grade, hindi mo pwede pabihin. Pag bumagsak ka na at mababa na ang grade ko, hindi mo magbihin mo pwede pabihin. Kita ko pa bumaba rito. Kaya sabi ko sa kanya, Diyos, papamasas tayo. Sige, Papa, pagkatapos ang klase ko, June, wala na akong klase. Sama po ako sa iyo. Kailangan ko po yan. Okay. Kita ang pagbuka rito. Daig ng maagap ang masipag. Kahit masipag ka, kung masipag ka ng mamasada, lalabas ka naman gabi-gabi na anong kikitain mo. Daig ng maagap ang masipag. Kahit ang palakol mo ay matalim, eh kung ganyan naman ang hawak mo po, po, bongga. Walang mangyayari.
Pero kahit mapurol yung panahon mo, malakas naman talaga ang hampas mo. Bukuan ng puno, nanginginig pa muna tayo. Kaya ang tanong ni Elijah, ano ba talaga gusto mo? Gusto kong maging panganay. Ako ipalit mo. Ba, social ka. Sigurado ka ba riyan? Yes, Moses. Another thing, ano yung sabihin ng double portion? Listen very carefully. Kapag totoong lingkod na isang nagtuturo, ang galing eh. Marami kang matututunan. Sa lahat ng lugar na mga pinupunta ko sa nasaksilay. Bakit po ganun? Halos wala nga kayong outline. Isa ka, wala nga kayong dalang Bible. Nangangaral kayo. Inahabog kayo ng ating gabi. Pero ang lakas ng anointing, anong meron? Ito ako pa ba rin. So mga minamahal, ito pa ang sabi niya. I want the double portion of your anointing of your spirit. Number one, gusto ko maging pangalan. And number two, sa pag-alis po ninyo, lahat ng meron kayo, sa akin nyo ipasa. Ganun ka din niya. Ganun siya kagutom at kauhang. Kaya tanong ng marami, limpot ng Diyos, bakit ang tindi ng anointing sa buhay? Sapagkat wala ang hindi sa Diyos na anumaman kundi anointing. Ay desire natin pati yung anointing. Hindi mo sa'yo, sa Diyos mo. Nakikinig mo kayo. Sabi nga ng Panginoon, anong gusto mo, Elijah? Show me now your glory. Glory means kung sino ang isang tanong meron ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, mahirap mo kung makita. Mamamatay ka. Pero magpapakita ako, likod lang. Kita ako pa rin. Nang nakita ko ang likod ng Diyos, grabe anointing sa buhay niya. Habang pinapakinggan ko, tape pa lang yun, ha? Ano mong ginawa ko? Abang nakikinig ako ng tape speaker, sa lakas ng anointing niya, niyakap yung speaker. Para itakas ka rin ang anointing. Amin po. When I saw a man of God, na nagandang nagawa niya sa Broadway, I saw a great anointing of the Holy Ghost. Ang ginawa mo sa harapan ako, mabu. At hindi siya lahat yung anointing. At di ako binigo ng Diyos habang nakaupo ako sa harapan. Nakaupo lang siya dahil fasting siya. Nakaupo lang siya. Hindi niya kaya, nakapasting siya. Pero nakita ko yung sarili ko, walang nagbilihan, walang nagpapatong ng kamay. Hindi siya tumatayo sa kanyang nilalagyan. Ito ako, tuwi na akong papunta sa kanya. Amen? Amen. Para po nila tabutin ng anointing. Kaya ako pamumalik. Kaya ang sabi ni Elijah, pagdating po ninyo, gusto ko kung anong meron ang kakibigay mo sa akin lahat. Mamamatay na siya eh. Ano po ba? At gusto ko sabihin sa'yo, hindi ba ako mamamatay? Baka ako na sila sa akin. Bata pa ako. 53 pa lang ako. Magamang tingin mo sa akin, 53. 53 na po ako. At nabubuhay ako ng 223. Opo, nakamilang. At yan mo, kung hindi ka mag-rapture, at ito ang sabi pa ni Elijah, huwag ko lang ibigay sa aming lahat. Totally. Kaya pag-alis ni Elijah, si Elijah ay gumawa ng 8 great miracles. And Elijah did 16 great miracles as recorded in the Bible. Ganyan ang mga totoong lindog ng Diyos, mangaral at magturo, magbasa. Hindi pa ulit-ulit, hindi puro sigaw, hindi puro iyak at higa sa ano. Tuturuan ka ng malalim. Malalim. Panalalim ka. As recorded in the Bible, 16 miracles ang ginawa ni Elijah. At pag-alis na pag-alis ni Elijah, sabi na sabi si Elijah, kinuha niya kaagad ng balaban. Pinuntahan niya ang ilog Jordan. Nandito ba ang Diyos sa Elijah? Hinampas niya yung ilog Jordan na ating ilog Jordan. Pagpapakita na sa kanya ang power ng Panginoon. Amen. Ito ang pangubahin ko. Nakikinig pa mo ba tayo? So ba
Bakit ginamit ng Lord mightily effective si Elisha? Sabagat masipag siya. Hindi siya gustong manatili sa kababakan. Ito ang dahilan kung bakit ako tinayin ng Diyos ang Ginoo Jesus Christ International. To bring us upang naging tayo sa tunay na kaligtasan, makakagam ng kagalingan at himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. At madala tayo sa kada lima na ibig sabihin sa mataas na pagpagkatawag sa ating perfect destinations. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa malalim, makakahuli kayo ng marami. Lucas 5, 1 hanggang 7. Sabi ni Simon Pedro, ginawa na po namin lahat. We've done all our best and we work hard all day, all night long. Pero wala kami nahuli. Pero dahil sinabi mo, susunod po kami. At sila'y pumalaon sa malalim at ang dami nilang nahuli. Sira halos ang malambat. Tinawag pa yung mga kasama, halos dudulubog yung mga amin. Nakakapaguma rito. This year is a great, is a year of blessings and promotion, success and victory. And another year is more blessings, victory and success. Amen? Amen. And the next year, more pa rin yan. Kaya sabi sa kanta, ang buhay ko at buhay mo'y paganda ng paganda. Amen? Amen. Payaman na payaman, paboy ng paboy. Dahil nais ng Panginoon, hindi ka manatili sa iyong kinalalagyan. Amen! Ang kinakailangan ay lumalim ka, amin! At hindi papayag ang Diyos na ang Diyos ay hindi lalalim. Ang Pilipinas ay sumisigaw na ngayon, change is coming, pero matagal na, dumating na ang mga apostol doon pa. Ang tanong, kilala mo ba ang apostol? Handa ka bang sumama sa apostol? At handa ka bang pagpakalalim? Kaya sigurin na, change is coming, pero matagal na. 1950s, the evangelist did come. 1960s, the pastors came. 1970s, the evangelist came. Full recognition po ang ibig tukuhin. Ano yung sabihin ng full recognition? Kinilala sila. Sino ang kinilala ang unang ibangilisan ng mga panahon ng 1950s? Billy Graham. Then the pastors, the teachers, and 1980s, dumating sila Robert Gay, dumating sila Dr. Bill Hammon, dinan ng David ng Malaysia. Prophetic movement dumating, pero 90s, apostolic movement yan namin. Ang kapag wala ka pa sa lang na apostol, naiiwan ka na. Ang sabi ko, naiiwan ka na. At hindi mo pa yung Panginoon na maiiwan ka. Paano mo sa gusto? Ipapadala ang apostol sa inyo upang sa ganun, lumalim kayo! At lumalim tayo. Amen! Amen! Kaya natin ito ngayon. Thank you.
Hindi mo
mahalaga kung ikaw ay nagbakay ng nakaraan. Hindi mahalaga kung ikaw ay tumalikod ng nakaraan. Hindi mahalaga kung ikaw ay nagpapetik-petik ng nakaraan. Hindi mo pinagbuti ang pag-aaral mo, trabaho mo, negosyo mo na nakabilugod mo sa Diyos. Pero ngayon, magdidesisyon tayo lahat. Magpapakalalim tayo sa Diyos. Ibigay natin ang dabas natin sa Diyos ngayon na. Kasi lahat ng desisyon ay lumalim at pagbutihin na ang buhay na ito. Takas ang dalawang kamay patungo ng langit. Sige po. Sige po, maging lahat ng mga naging kinig at nanonood. At sa pagtakas po ng kamay, sumayo rin ang magalingan. Sumayo rin ang himalaan ng Panginoon. Sumayo rin ang lahat ng iyong mga pangangailangan sa buhay na ito. Sapagkat sa iyong malalim na desisyon na nasumunod sa Panginoon ay dumarating ang kagalingan at himala, ang pagpapalag, success, victory, and promotion. Kagaya ni Simon Pedro at mga kasama, nang sila'y sumunod sa Diyos at tumunta sa malalim, nakahuli sila ng maraming isda. Ganun din sa buhay natin. At kung wag kami siya, hindi na natin kailangan humingi pa. Bagus. Ay sumunod lang sa Diyos. Inuulit ko ang lahat ng mga nanalangin na gaayon sa mga sumama sa kayo ang kikapitan natin na sa likod ng Diyos. Ituloy niyo yan at dagdagan pa ninyo. At tawagin niyo pang marami. Sa mga tuloy-tuloy tayong dadali ng buong mundo sa dapat ng kalagyan. Sa tunay na kaligtasan, makatagapakaganan din nila. Maranasan ang mabuti at ayos ang dadali sa tunay na paglapit sa kanyang kaligtasan. Magsisimula ka makahoy ngayon. Magsisimula ang babangon ngayon. Magsisimula ang pabalik sa dati mong kinalalagin na hindi pa kayo sa dati. At sa araw at oras na ito, ang hiling at may magal ay sasaiyo at sumasa sa iyo. Lahat ng mga magulang mong pangarap ay pag-aaroon ng katuparan hindi ko sa inaasahan. Nang dumating ang anointing ng Panginoon kay David, iba na siya. Nang dumating ang anointing ng Lord kay Elisha, iba na siya. Ang isang ordinaryong tao, pag dumating ang anointing ng Panginoon, nag-iiba siya. At ang buhay mo ay hindi na magiging kagaya ng dati. Hindi ka na magiging laman ng sugalan. Hindi ka na magiging laman ng inuman. Hindi ka na magiging laman ng mga barkada at walang mga patutunguhan. Hindi ka na magiging kasama ng mga pasaway. Hindi ka na magpapakaligaw nito at magpapakaligis-ligis ang lagtas. Sapagkat sa araw ang oras sa ito, nag-desisyon ka at mag-desisyon ka. I want to be like you. Ay dating sa iyo na gagamitin ka ng Lord mightily, effectively,
suwarta ka ng Diyan. Ang hindi na wala natin makawala ng kabuhayan. Sa panagutong lingkodan niyo sa ating pagsinanggap, pinapanalangin sa buhayan siya na sa pagpapin na siya. Yes, they have the title, brother. Yes, they have the title, bishop and doctor. But we can, the anointing is anointing. And we cannot fix the anointing. Joy.